Matapos ang matinding laban nila ni Hao, ay nakipagkita na si Heshu sa kanyang mga kagrupo. Pumasok sila sa Dengen upang bawiin sa Blue River ang record na inagaw sa kanila. Ngunit nakatagpo na naman sila ng Hidden Boost na gaya ng inaasahan natin, agad nila itong napatumba ng grupo nila Heshu. Lumapit si Heshu kay Yvonne, agad naman itong humingi ng pasensya kung may mali siyang nagawa. Ngunit kabaliktaran ang sinabi ni Heshu, pinuri niya si Yvonne at sinabing malaki na ang kanyang improvement. Kaya ipagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Gayunpaman sa headquarters ng Tiny Herb ay aksidenteng narinig ni Yvonne ang mga usapan ng mga kasamahan niya sa training camp. Pinag-uusapan nilang malapit nang matapos ang kanilang training at siguradong si Yvonne ang matatanggal sa kanila. Dumating naman si manager at sinabing may pupuntahan silang event ngayong weekend. Tinanong ni Tang kung saan ito. Sinabi ni manager na manunood sila ng All-Star Competition. Dahil maswerte siyang nakabili ng 3 tiket para sa kanila. Mahirap kasing bumili ng tiket ngayon dahil sobrang popular na ang larong Glory. Dumating na araw ng competition at sila manager ay pumunta na rin dito. Nagsimula na ang event at maririnig na sobrang lakas ang hiyawa ng mga tao. Sa opening ceremony ay ipinakita sa hologram si Autumn Leaf. Kaya mas lalong lumakas ang sigaw ng mga audience. Sa gilid naman ay makikita si Sun Siang, sinabi niyang ipinapakita pala ang character ko dito. Kaya napatingin na lang sa kanya si Sam Ochen dahil alam naman ng lahat na Heshu ang tunay na nagmamay-ari kay Autumn Leaf. Naalala ni Heshu ang kanilang huling championship. Naalala rin niya ang masakit na nakaraan kung saan kailangan na niyang magretero at ibigay sa iba ang pinaghirapan niyang account. Opisyal nang binuksan ang All-Star Competition. Sinabi ng announcer na ang unang araw ng event ay ang Rookie Challenge. Kung saan may 7 rookie players na bibigyan ng pagkakataon na hamanin ang kahit sinong pro players ng one-on-one. Tinanong ni Tang kung maaari bang tumanggi ang napiling pro player. Sinabi ni manager na hindi pwede dahil ito ang nakasanayang patakaran sa event na ito. Sinabi rin ni manager na sa buong historia ng buong competition, ang Battle God na si Yekio ang may hawak na record ng may pinakamaraming beses na hinamon ng mga rookie. Tinanong ni Huang Xiaotian ang kanilang leader kung meron bang isinaling rookie ang kanilang guild, sinabi na iyon ay wala kaya ang kasunod ay kinulit ni Huang ay ang leader ng Tiny Herb. Makikita naman na kinakabahan si Gao kaya sinabi ng kanyang leader na maghanda na siya. Kalaunan ay nagsimula na ang event at tinawag na ng announcer si Gao Yengjia. Sinabi ni Heshu na ang rookie ito ang successor ni Bakaria. Si Bakaria ay ang character na ginagamit ni Huang Jixi. Nagulat si manager dahil ang bata pa nito upang maging susunod na pinuno ng Tiny Herb. Ngunit halatang kinakabahan siya kaya napapakamot na lang ang ibang mga miyembro ng kanilang clan. Makikita naman si Yvonne sa likod na sinusuportahan ang kaibigan. Sinabi ni Gao na ang gusto niyang makaharap sa challenge ay ang kapitan ng kanilang team na si Huang Jixi. Makikita pa rin kay Gao na kinakabahan siyang magsalita, mabuti na lang at nilapitan na siya ng kanyang guild leader. Sinabi ni Huang na si Gao Inji ay isa sa mahusay na rookie ng kanilang guild. Kaya malugod niyang tinatanggap ang kanyang hamon. Pumasok na sila sa laro at inilagay ang skill point ng kanilang character. Ipinakilala na ng announcer ang maglalaban. Ang professional player at leader ng Tiny Herb na si Huang Jixi. At ang rookie player na si Gao Inji. Dahil sa hologram technology ay nagbago ang stage at ipinakita ang kanilang projection sa loob ng game. Sinabi ni Huang na ibigay ang lahat at agad naman nagbigay ng respeto si Gao. Nagsimula nang sumugod si Gao at kumilos na rin si Huang. Naging matindi ang palitan nilang dalawa, nakakita ng pagkakataon si Gao na tumira ng malakas na skill. Ngunit lumipad si Huang gamit ang kanyang broom. Agad naman siyang hinabol ni Gao at sa eri na sila naglaban. Nagmistulang pabagsak na si Huang ngunit sinadya niya pala ito upang makakuha ng momentum para salubungin si Gao at atakihin. Ikinagulat ng manunood ang kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na maglalaban sila ng seryoso. Mukhang nasa delikadong sitwasyon na si Gao, mabuti na lang at nagawa niya itong makaiwas. Sa sitwasyon iyon, binasbasan niya ng yelo ang kanyang broom at ihinampas niya ito kay Huang. Nagulat na naman ang mga tao, hindi nila inaasahan na magiging ganito katindi ang laban nilang dalawa. Dahil sa karaniwan sa mga rookie battles, ay para lang mapasaya ang mga audience sa unang araw ng event. Naguluhan si Tang nang marinig niya ito at tinanong kung bakit. Hindi sila pwedeng maglaban ng seryoso, ipinaliwanag ni Heshu na ang rookie challenge ay isang balansang palabas.
Dahil kung ibibigay ng veteranong player, ang lahat ay tatawagin siyang bully. At kung tatalunan naman siya ng rookie, masisira ang kanyang reputasyon. Dahil doon kaya iniwasan din ng mga rookies na mapahiya ang mga veteranong player. Dahil makakaapekto ito sa pagpasok nila sa professional scene. Kaya ang ipinapakita nilang skill ay mga magagarbong halaw lang at mahihina ang damage. Tinanong ni manager kung isa rin bang palabas ang nakikita nila ngayon. Sinabi ni Hesyo na hindi dahil ibinibigay talaga ng dalawa ang lahat sa laban na ito. Nagtataka naman si Huang Xiaotian kung bakit binubuli ni Huang Jixi ang rookie. Sinabi ni Yuna sa ipinapakitang abilidad ng rookie ay hindi natin masasabing siya ay nabubuli. Ihinigas ni Gao ang kanyang sandata at nagdulot ito ng kalituhan kay Huang. Nang makuha ni Gao ang kanyang sandata, ay agad itong nag-cash ng skill. Mabilis naman itong nasangga ni Huang, ngunit sumugod si Gao at tinire si Huang sa likod. Nagulat si Huang Xiaotian sa ginawa ng rookie, sinabi ni Hesyo na mahusay ito. At ang kamay niya ay kasing bilis ni Huang Jixi. Sinabi ni Yuna ang kanilang account at skills ay parehong-pareho. Nangangahulugan lang na ang rookie ay apprentice ni Huang. Ngunit kahit magkapareho sila ng bilis, ay magkaiba naman ang kanilang damage output. Ibig sabihin nito ay hindi ginamit ni Huang Jixi ang lahat ng kanyang stock points. Tinanong ni Huang Xiaotian kung sinasadya ba ni Huang na magpatalo. Sinabi ni Yuna base sa kanyang analisa ay pinipilit na itago ito ni Huang. Upang hindi ito mapansin ni Gao. Sinabi rin niyang maaaring ginagawa ito ni Huang upang palakasin ang tiwala sa sarili ni Gao. Nang ma-corner na ni Gao si Huang, ay napansin din ni Hesyo ang plano ni Huang. Bumalik ang eksena kung saan tinuturuan ni Huang si Gao. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito kung sakaling ma-corner niya ang kalaban. Sinabi ni Gao na lilimitahan pa niya ang galaw nito gamit ang Lava Flash. Tinanong naman ni Huang kung ano ang kanyang gagawin kung pipilitin ng kalaban na makalabas. Sinabi ni Gao na pagmamasdan niyang mabuti ang galaw nito at haharanggan ang kanyang daan. Kasunod nito ay pipigilan kuna ang kanyang galaw at ibibigay ang lahat sa isang skill. Sinabi ni Huang na tama ang kanyang solusyon at ito ang dapat niyang gawin sa susunod na maka-encounter siya ng ganitong sitwasyon. Nagulat ang lahat ng tinalo ng rookie, ang veteranong player. Napabilib naman si Hesyo sa sakripisyong ginawa ni Huang sa kanyang clan. Kaya pinalakpakan niya ito, tinanong ni manager kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil siya lang ang nakatindig at pumapalakpak. Sinabi ni Hesyo na pumapalakpak siya sa magandang laban na kanyang napanood. Tumayo na rin siyo at kalaunan ay pumalakpak na rin ang lahat ng tao sa loob ng arena. Nagulat si Gao Yanjie sa nangyari. Sa sobrang kabado niya, ay ngayon lang niya napagtanto na tinalo niya ang kapitan ng kanilang grupo. Nahilo siya nang ma-realize na nagkamali siya dahil masisira ang reputasyon ng kanilang leader sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa man matamba si Gao, ay hinawakan na ni Huang ang kanyang kamay at itinaas. Sinabi niyang ang kinabukasan ng Tiny Herb ay nakasalalay na sa kanya. Natuwa si Yvonne sa achievement ng kanyang kaibigan at nakita rin ang kanyang sarili habang kausap si Hesyu. Kasunod naman tinawag ang pangalan ni Kiao Yvonne, sinabi ni manager na familiar ang pangalan ni Yvonne, sinabi ni Tang na Yvonne ang tunay na pangalan ng kagrupo nilang Ghost Blade. Gayunpaman si Yvonne na ang susunod. Sinabi ni Yvonne na ang gusto niyang makaharap ay ang rank 1 Ghost Blade na si Li Zuan. Para namang nalungkot si Hesyu sa desisyon na ginawa ni Yvonne. Ipinakilala na ng announcer ang mga maghaharap. Ang kapitan ng Team Void na si Li Zuan laban kay Kiyo Yifan na mula sa Tiny Herb. Nagulat ang mga miyembro ng Tiny Herb kung bakit Ghost Blade ang karakter na gamit ni Yifan ngayon. Dahil kung maaalala natin na si Yifan ay isang assassin at tinanong nila si Gao kung alam ba ni Yifan ang kanyang ginagawa. Nang magsimula ang laban ay agad na nagtago si Yifan. Pinakiramdaman ni Li Zuan ang paligid. Umatake si Yifan mula sa likod ngunit mabilis itong nasangga ni Li. Agad na nag-counter si Li Zuan, kaya tumilapon si Yifan. Sinabi ni Huang Xiaotian na dapat magdahan-dahan lang si Li. Dahil isang rookie lang ang kanyang kaharap. Sinabi naman ni Yu, dahil sa nangyari sa unang laban, ay hindi nila masisisi si Li kung lalaban ito ng seryoso ngayon. Nagalit naman ang isa sa miyembro ng Tiny Herb sa ginagawa ni Yifan. Dahil dala niya ang pangalan ng kanilang clan. Kinakabahan naman si Gao para sa kaibigan. Sinabi ni Hesyo na Sword Demon ang ginamit na karakter ni Li Zuan. Hindi ang Ghost Blade, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Dahil ang Ghost Blade ay isang support kung saan kailangan niya ng distansya at kakampi. Samantalang ang Sword Demon ay isang attack class.
na nakafocus sa speed at damage, at sa one-on-one match. Walang magagawa ang support class, laban sa isang attack class. Sa isip ni Lizuan ay nagulat siya, sa potential na ipinakita ni Yifan. Dahil parang hindi rookie, ang kanyang kaharap. Ngunit ang tumatakbo sa isip ni Yifan, ay ito na ang ending, ng kanyang professional career. Dahil sa maling desisyon, na ginawa niya ngayon. Lumingon siya sa stage at tinignan ito, sa huling pagkakataon. Iniisip niyang hindi na siya, muling makakasampa rito. Nagulat si manager, dahil hindi niya namalaya na wala na si Heshu. Lumipat ang eksena sa backstage, kung saan sinisisi pere ni Yifan ang kanyang sarili. Dahil sa maling desisyon, na kanyang nagawa. Iniisip niya na siguradong pagagalitin siya, ng kanilang leader. Iniisip rin niyang humingi ng paumanhin kay Gao, sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil naniwala siya kay Heshu, na meron siyang potential. Bigla naman nagsalita si Heshu, at sinabi ni Heshu na naiintindihan niya si Yifan. Na gusto nitong ipakita sa mundo, ang kanyang husay sa paggamit ng Ghost Blade. Ngunit ang hamanin si Lizuan, ay isang pagkakamali. Sinabi ni Yifan na isa siyang Ghost Blade, kaya ang pinili niyang kalabanan, ay ang pinakamalakas na Ghost Blade. Sinabi ni Heshu na kung gusto mong matuto, sa pakikipaglaban, ay tama na si Lizuan, ang iyong pinili, ngunit kung gusto mong patunayan, na isa kang mahusay na Ghost Blade, ay isang malaking pagkakamali, na iyong kinalaban ay sile. Dahil siya ay napakalakas, at rank 1 na Ghost Blade. Nangangahulugan lang na alam niya, ang tungkol sa class na ito. Kaya sa kanyang harapan ay hindi mo magagawang ipakita, kahit ang 10% ng iyong abilidad. Ang Ghost Blade ay mas sumisikat, paggamit mo ito sa team battle, at hindi sa one-on-one, at isa pa ay 2 buwan ka pa lang, gumagamit ng Ghost Blade, ngunit ang gusto mong pabagsakin, ay ang rank 1 user nito. Nagulat si Yifan nang makitang personal, ang battle god na si Yekio. Tandaan natin na iilang tao pa lang, ang nakakaalam ng tunay na hitsura. Sinabi ni Heshu na huwag niyang pagdudahan, ang kanyang talento, dahil bata pa siya, at marami pa siyang oras. Darating din ang tamang panahon, at tamang oportunidad para sayo. Dahil ang glory, ay hindi simpleng laro lamang. Malugod namang tinanggap ni Yifan, ang sinabi ni Heshu. Nang paalis na si Heshu, ay tinanong siya ni Yifan. Kung bakit siya umalis, at nagretero. Sinabi ni Yesho na kagaya mo, naghihintay lang din ang oportunidad. Natuwa naman si Yifan at tinanong kung babalik ba siya sa professional scene. Sinabi ni Yesho na tumatanda na siya, pero hindi siya basta-basta susuko. Maraming salamat sa panunood, kaibigan.